Tumayo na po ang lahat. Pagsamo ng bayan mo, iba po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magtiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Langin at pagsamo ng bayan mo, iba po ang Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilubong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoting naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon
at magaganap ang pagkawasak na likha ng kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trumpeta. Ibigay ang hudyat sa Siyon, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid. At lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon ay aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan, iyong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring, walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag, iyong kanyang trono, upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon. Sa makatarungan niyang pagpapasya, bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Tumayo na po ang lahat. Kristo ay itinampot, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba pa ngang nagnais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka nga ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang na hati
sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paanong mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulagang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa mga sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapaghihingahan. Ngunit walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno, at atin pong bigyan ng papugay, pasasalamat sa pamagitan po ng palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, bilang isang tao, hindi natin maiiwasan na makita ang kamalian ng iba. Di ba ho, kapag tumitingin tayo minsan sa kapwa natin, minsan ang una nating napapansin, hindi naman yung kagandahan ng taong nakakasalamuha natin. Madalas ang nakikita natin, yung pangit. Madalas ang nakikita natin, yung kapintasan. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo sa oras na ito. Maganda ba? Bawal magsinungaling. Nasa loob ng simbahan. No? Pero di ba madalas ang nakikita natin yung kamalian, yung kapangitan. Pero bakit ganun kaya minsan ang nagiging ugali natin bilang mga mananampalataya? Dahil hindi natin minsan namamalayan na ganoon ang laman ng puso natin. Kung tumingin ka sa kapwa mo, ang unang reaksyon mo, galit agad. Baka kasi ang puso mo puno ng galit. Kapag tumingin ka sa kapwa mo o sa kapitbahay mo at ang naramdaman mo inggit, baka yung puso mo puno din ng inggit. Kasi aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na kung ano man ang laman ng puso, yun ang nagiging ugali. Kung ano ang laman ng puso, ganoon ang trato sa ating kapwa. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamaraan ang pagninilay natin sa gabing ito? Dahil nakita natin sa ating ebanghelyo kung paano ang mga kalaban ni Jesus siniraan siya. At paano ang paninira kay Jesus? Sinabi sa kanya
na yung kakayanan niyang magpalayas ng demonyo ay hindi nagmula sa Diyos na kanyang ama, kundi yung kakayanan niyang magpalayas ng demonyo ay nagmula kay Beelzebul na isa ring malakas na demonyo. Pero paanong mangyayari iyon? Alam natin na si Jesus ay makapangyarihan. Alam natin na si Jesus ay Diyos. Pero bakit ganun na lamang ang pag-iisip ng mga taong ito kay Jesus? Dahil ang puso nila, wala talaga doon ang Diyos. Mga kapatid, kung wala ang Diyos sa puso natin, makakaisip tayo ng masama. Kung wala ang Diyos sa puso natin, makagagawa tayo ng hindi mabuti. Kung wala ang Diyos sa puso natin, lalabas ang galit, lalabas ang sama ng loob, lalabas ang inggit. Pero kung ang Diyos ang nasa puso natin, ang makikita natin, kagandahan, kabutihan, pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, isa po yan sa nawawala sa atin sa panahon natin ngayon. Hindi na natin makita ang kabutihan ng kapwa dahil sa puso natin, baka wala si Jesus. Hindi na natin makita ang kagandahan, ang kabutihan at katiwasayan ng kapwa-tao natin. Baka si hindi natin maamin na wala ang Diyos sa puso natin. Pinapaalahanan tayo mga kapatid sa araw na ito na kung tunay na sumasa atin ang Diyos, makita nawa natin sa kapwa natin hindi lang yung kanilang kapintasan, hindi lang yung kanilang kahinaan, hindi lang yung kanilang kapangitan, kundi makita natin na kapatid natin siya. At kung kapatid natin siya, may taglay siyang kabutihan. Mga kapatid, kung panig tayo kay Jesus, ang puso natin ay magiging kagaya ni Jesus. Kung panig tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang puso natin ay magiging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno, na ang kagustuhan lamang ay katiwasayan, kaayusan, kabutihan at pag-ibig natin sa ating mga sarili. Alam niyo po, minsan, ito po yung isang kinalulungkot ko. Marami po sa atin na tila pagkatapos magsimba, nakakalimutan na yung pagdalo nila ng misa. Bakit? Kasi minsan paglabas pala ng simbahan, imbis na magpasalamat sa grasyang tinanggap ng Diyos, ang nakita yung kapintasan sa katabi niya habang siya ay nagsisimba. Wag ho sana kayong magagalit ha, pero minsan yun ho yung realidad eh. No? Minsan naglalakad ho ako pauwi doon sa aking tinutuluyan at pagkatapos ho ng misa, ala, nag-away na ho dyan sa labas. Kung gusto natin at tunay tayong panig kay Jesus, ang puso natin dapat maging kagaya ni Jesus. Kung tunay tayong kasama ni Jesus, dapat ang buhay natin kagaya ni Jesus. Kung tunay tayong mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, dapat kagaya tayo ni Jesus. Mga kapatid, paano nga ba talaga maging kagaya ni Jesus? Madali po ba? Hindi. Dahil maraming kampon ang pwedeng lumaban sa atin upang tayo ay maging kagaya ni Jesus. Pero paano nga ba talaga maging kagaya ni Jesus? Simple lang.
na sa araw-araw na pamumuhay natin, piliin natin si Jesus. Dahil sa mga oras na pinipili natin si Jesus, yan din ang mga oras na pinipili natin magpakabuti. Sa mga oras na pinipili natin si Jesus, yan din ang mga pagkakataon at oras na tayo ay umiibig. Mga kapatid, hindi madali maging kagaya ni Jesus. Hindi madali maging magkaroon ng puso na kagaya ni Jesus. Pero ang lahat ng ito ay pwede nating malagpasan at makayanan kung sa bawat oras, sa bawat minuto, at sa bawat pagkakataon ng ating buhay, Siya ang ating pinipili. Siya ang ating kinakampihan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalahanan tayo ng mga salita ni Jesus na ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking pag-iipon. Kung tunay tayong panig kay Jesus, kung tunay tayong panig sa mahal na pong Jesus Nazareno, magkaroon ng puso na kagaya niya. At paano natin gagawin yon? Lagi nating piliing magpakabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Lagi nating piliin nawa ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang atin pong panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at hinahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap na mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinagpawisan siya ng dugo, ay naghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang luna sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus na nagpapaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari sa sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sabisan ng kanyang pagpapasan sa krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa kanyang kahirapan at tiisin sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayong ng mahal na Berhen, ina ng hapis, na maging tunay sa larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit sa atin ang kahalingan ng Panginoong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa,
buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay, sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig na masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Diyos natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Hinihiling po namin kamiyadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, tunay na suma sa atin. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at iisubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pakinggan mo nang mapawi ng
Announcement. Available na po ang ating mga souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha sa malapit na mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan na Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa nagaganapin sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.